Hey guys! Welcome back to our YouTube channel. Isa na yata sa pinakamahirap na parte ng pagiging estudyante ay ang paggawa ng thesis. At isa na rin yata sa pinakamahirap sa paggawa ng thesis ay ang paggawa ng RRL o yung Review of Related Literature or Review of Related Literature and Studies. Pero ang tanong, kaya ba talagang matapos ang RRL sa loob lang ng isang gabi? Base sa personal experience ko, masasabi ko na kaya. Kung gusto mo malaman kung paano, just keep on watching. Pero bago natin ito ituloy, make sure na nakalike ka na sa video natin at nakasubscribe ka na rin sa channel natin at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka kapag may bago tayong video. I decided to share this video kasi alam ko na maraming mga estudyante ang nahihirapan sa paggawa ng RRL at kahit ako nahihirapan din naman. Pero nakatulong sa akin ng malaki ang techniques na pag-uusapan natin sa video na ito para maging successful tayo sa paggawa ng RRL. And I've been using these techniques for more than 5 years at nakagawa na rin ako ng I think 7 or 8 na mga thesis. At lagi kong ina-apply yung technique na to. At masasabi ko na naging effective kasi nagiging successful ang mga thesis namin at nakakakuha din ng good grades ang manuscript. Okay, so let's start. Pag-usapan na natin kung paano natin mabilis o matatapos ang isang RRL sa loob lang ng isang gabi. Siyempre, kapag gagawa ka na ng RRL, meron ka ng topic at meron ka na rin title. So for example, ang title natin is Advantages of TikTok to Greaten Students sa School Nyo. Okay? So hindi yun yung mismo title kasi diba yung title pinapaganda natin. So halimbawa yun lang yung mismo topic ng research nyo. Advantages of TikTok. So ngayon, kung gagawin mo na yung RRL, mag-isip ka agad, ito yung unang step, mag-isip ka agad ng 5 main points. Okay, maglista ka agad ng 5 main points na related sa topic mo. For example, ang una nating main point, what is TikTok? Okay, related yon sa topic mo. Ang pangalawa natin, pwedeng how popular is TikTok sa mundo? Ang pangatlo nating point, pwedeng how popular is TikTok sa Pilipinas? Diba? O kaya naman, sa pang-apat natin, pwede nating ilagay yung point na famous TikTokers. Okay, pwede rin yon, kasi related siya sa topic mo. At yung sa panglimang point, pwede nating ilagay, for example, yung TikTok issues. Yung mga issue regarding sa TikTok. So, dun sa RRL mo, syempre, hindi mo pwedeng i-discuss na dun kaagad yung advantages ng TikTok. Kasi yun nga yung purpose mo kung ba't ka gagawa ng research. So, ang ilalagay mo lang sa RRL ay yung mga topics na nakapalibot dun sa main topic mo, which is TikTok, yung nailistangan natin na 5 points. At actually, papahapiwan din yung advantages of TikTok dun sa point number 4 natin, which is yung famous TikTokers, kasi diba, isa rin sa advantages ng paggamit ng TikTok, nagiging famous at nagkakaroon din ng opportunity sa iba't ibang klase ng buhay, diba? So, yun. Ngayon, kapag nakapaglista ka na ng 5 main points, ang next na step na gagawin mo is maglista ka ng 3 sub-points per main point. Okay? Sa bawat isang main point, maglilista ka ng 3 sub-points. For example, dun sa una nating point, yung what is TikTok? Pwede ka maglista dun ng una, definition of TikTok. Pangalawa, origin of TikTok. At pangatlo, yung how to use, kung paano gamitin ang TikTok. So, nakapaglista ka na ng 3 sub-points dun sa main points. So, ganun din ang gagawin mo sa 4 na points. So, magiging parang ganito yung outline ng RRL. Ayan. Sa pangalawang point, may 3 kang sub-points. Yung how popular yung TikTok sa mundo, in general, sa mundo. Pangalawa, sa Asia, pwede yun yung pangalawang point mo. O kaya naman, sa pangatlo, yung isang specific na country. O kaya naman sa Southeast Asia, kung gaano ka popular yung TikTok. Sa pangatlo naman, pwedeng dun sa pangatlo nating point, sa how popular sa Pilipinas, ang 3 points natin dyan, sa general din, in general sa Pilipinas, kung gaano ka popular ang TikTok sa teenagers at sa adult.
Sa pang-apat naman, yung famous TikTokers, meron tayo dyang P1, P2, and P3. Ibig sabihin, person 1, person 2, or person 3. Tatlong persons na naging famous dahil sa TikTok. At dun sa panglima natin, yung TikTok issues, meron tayong tatlo dyan na sinulat. For example, yung security threat, diba? Kasi isa rin sa mga issues sa TikTok. Yung banning ng TikTok sa Amerika, pwede rin doon idagdag. At yung pangatlo, yung some disadvantages na iba pa ng TikTok. Okay, so meron ka na ngayon outline sa paggawa ng RRL. Ngayon, aanhin mo yung outline na yan. Ito ang tatandaan natin. Yung ating 5 main points na nilista, those will be our subtitles. Okay? Hindi pa yun yung mismong subtitles ng RRL kasi di ba pinapaganda natin yung mismong title, yung mismong subtitle. Pero yun yung topic sa bawat subtitle. So kung meron kang 5 na ilista na main points, meron kang 5 subtitles agad-agad. Ngayon, yun namang 3 subpoints sa bawat main points, yun naman yung magsisilbing points sa bawat paragraph. So, ibig sabihin, 1 subpoint, 1 paragraph. Kaya kung meron kang 3 subpoints sa isang main point, ibig sabihin nun, meron kang at least 3 paragraphs sa bawat subtitle. Bukod pa doon, kung gusto mo lagyan ng introduction yung subtitle at kung gusto mo ring lagyan ng conclusion. Okay? So, paano natin mabilis yun na magagawa? Siyempre, iiksian lang din natin yung mga paragraph. Sa isang paragraph, ang ideal na ay 3 to 5 sentences. Sapat na yon. At, kapag gumawa din tayo ng paragraph, isang point, or isang subpoint, or isang paragraph, kailangan meron doong isang reference. Para madali. Kasi pag may reference ka, mas madali. Kasi magpa-paraphrase ka na lang, diba? Kaya ibig sabihin, kung meron kang 15 subpoints, meron kang 15 paragraphs, meron ka kaagad 15 references. Okay? So, ganito lang ang tatandaan natin. Ulitin lang natin. 5 main points is equal to 5 subtitles. Subpoints, or 1 subpoint, is equal to 1 paragraph. And 1 paragraph is equal to 1 reference. Kung susundin natin yung structure na yan, na technique na yan sa paggawa ng RRL, yung isang RRL natin na merong 5 subtitles, na merong 3 paragraphs each, kung ang format nyo ay Times New Roman 12 at double spacing, meron ka na agad dyan at least 5 pages para sa RRL. Sapat na yon para sa isang RRL. Lalo na kung pang high school yan, or pang senior high school, or junior high school. Okay, so yun. Ganun lang kasimple yung gumawa ng RRL. Diba, madali lang siya. Kailangan lang talagang pagtsagaan. Pero kung susundin pa natin yan, matatapos natin ng isang gabi? Oo, kaya natin matapos. Kaya lang, nahihirapan tayo, lalo na kung mag-isa. Pero kung hahati-hatiin natin yan sa bawat groupmates, for example, meron 5 kayo sa grupo, kasi isang tao, isang subtitle. At ang isang subtitle, meron lang naman siyang 3 paragraph. At sa isang paragraph, meron lang 3 to 5 sentences. So, lumalagay na isang tao, gagawa lang siya ng 15 sentences. Diba? Kayang matapos kahit wala pang isang oras. Oh. Kaya, magiging madali na lang talaga at mabilis na matatapos yung RRL. Ngayon, kung mag-isa ka naman sa paggawa ng RRL, pwede mong gawin yun din ng isang gabi, pwede mo rin naman yun gawin ng hati-hati. For example, sa day 1, isang subtitle, day 2, isang subtitle, hanggang sa matapos mo na yun na hindi ka nahihirapan. So ayun, ganun lang kasimple ang paggawa ng RRL. Kaya kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, don't forget to press the like button and the share button. I-share nyo po yan sa friends nyo, sa classmates nyo, or i-share nyo rin siya sa social media accounts nyo para mas maraming mga estudyante ang makakita at makapanood at mas marami tayong mga estudyante na matulungan sa paggawa ng RRL. Dahil ang sabi nga, sharing is caring. Maraming salamat po ulit sa panonood ng ating video. See you on my next video.